Sinalakay ng PNP Maritime Group sa Rizal, Palawan, ang isang imbaka ng mga pampasabog na ginagamit sa ilegal na pangingisda. Sa Bataan naman, nakainkwentro ng pulisya ang bangkang sakay, ang isang grupong sangkot umano sa huli dam. Iyan ang aking eksklusibong tinutukan. Bit-bit ang search warrant. Sinalakay ng pwersa ng PNP Maritime Group ang residential area na ito sa baybaying barangay ng Latud, Rizal, Palawan. Ang kanilang pakay, hulihin ang nasa likod ng mga iniimbak na pampasabog na ginagamit sa ilegal na pangingisda. Sa loob ng bahay na ito, tumambad ang mga sangkap sa paggawa ng pampasabog gaya ng ammonium nitrate. Ammonium nitrate is a precursor. Ito yung mga ingredient ng pasabog. Ito yung ginagamit sa dynamite fishing. Nakalagay din usually yan sa mga botelya, no? At pag ito'y nasindihan at pag itinapon sa dagat, yung destruction nito talagang total. Nakakuha rin ng cyanide ang pulisya. Yung cyanide kasi, ito nadi-disable or nadi-disorient yung ating mga isda. At ito'y ginagamit usually sa mga tropical fishes na pang-aquarium. Po ay huli namin sa salang public act. Nag-ugat ang operasyon, makarang ikanta, ng dalawang nahuling individual noong isang buwan kung saan sila umaangkat ng mga gamit sa ilegal na pangingisda. Patuloy namin sinisikap na makuro ng panigang inaresto. Sa karagatang sakop naman ng Balanga sa Bataan, limang sibilyan at isang suspendidong pulis ang inaresto matapos natutukan ng baril ang mga nagpapatrolyang PNP Maritime Group. Akala nila ay mga illegal fishers kami kasi nakasakay kami sa rented bangkay. Yun nga lang, naka-uniform naman po kami na pacify yung situation. Buti hindi nagkaputukan. Na-recover sa bangka ng mga inaresto ang iba't ibang uri ng baril. Iniimbestigahan din kung ano ang ginagawa ng suspendidong pulis na kasama ng grupo. Pero lumalabas sa paunang investigasyon na sangkot daw sa huli dap ang grupong ito. Marami na pong lumapit sa ating istasyon na nagre-reklamo sa grupo nila. Binabanggit nga po nila na nahuli na sila ng grupo na yon at doon na po sa laot ang bayaran. Kinasuhan na ng illegal possession of firearms, grave threat at usurpation of authority ang mga dinakip na hindi pa nagbibigay ng panig. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.